الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa hakikatud dunya, ang katotohanan tungkol sa mundo. Hindi naman pinagbabawa ni Allah ang gumawa tayo ng mga makamunduhang bagay tulad ng pagparami ng ari-arian, pagparami ng mga anak, gampanan natin ang ating trabaho, pamunuan natin ang ating negosyo o iba't ibang uri ng mga makamunduhang bagay, ang lahat ng ito hindi pinagbabawa ni Allah kapag tayo ay hindi naman bumabangga sa batas ni Allah. Bagkus ito'y mas mainam, magparami tayo ng ari-arian upang mas madali sa atin ang sumamba kay Allah. Magparami tayo ng mga anak upang mas marami sumunod sa kagustuhan ni Allah. Pero ang pinagbabawal ni Allah, kung maging dahilan ng ating negosyo, kung maging dahilan ng ating trabaho, kung maging dahilan ng ating mga anak, kung maging dahilan ng ating mga kayamanan, na makalimutan natin ang sambahin si Allah. Sabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga taong merong paniniwala kay Allah, La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Huwag maging dahilan ang inyong mga kayamanan, huwag maging dahilan ang inyong mga anak na makalimutan ninyo si Allah, makalimutan ninyo ang magpasalamat kay Allah, makalimutan ninyo ang sambahin si Allah, makalimutan ninyo ang dahilan kung bakit kayo nilikha ni Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dhalik, sino-sino sa mga tao na naging dahilan ang mundo, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga ari-arian na nakalimot kay Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Sila na ang mga tao, sabi ni Allah, sa kabilang buhay ay malulugi. Dahil itong mundo ay nilikha ni Allah upang tayo ay makagawa ng kabutihan, upang tayo ay makapaghanda sa kabilang buhay, upang tayo ay merong madala na baon, madadala natin sa loob ng ating libingan, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Ano kaya ang kaibahan ng isang tao na ang kanyang layunin ay ang kabilang buhay at ang isang tao na ang kanyang layunin ay mundo lamang? Sabi ng sugo ni Allah, Man kanatid dunya hammah. Sino-sino sa mga tao na ang kanyang layunin ay mundo lamang, pagparami lamang kung ano ang dapat pwedeng paramihin dito sa mundo, na walang pagsamba kay Allah, farraqallahu alayhi amrah. Tatanggalin na ni Allah sa kanya ang Islam. Waja'ala faqrahu bayna aynayh. At gagawin pa ni Allah sa pagitan ng kanyang mata ang kahirapan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. At wala siyang makukuhang biyaya dito sa mundo maliban sa kung ilan ang tinadhana sa kanya. Ang taong mundo lamang ang kanyang layunin na walang pagsamba kay Allah, tatanggalin ni Allah sa kanya ang Islam at gagawin pa ni Allah sa pagitan ng kanyang mata ang kahirapan. Bimana, hindi siya marunong makontento kung ano ang binigay ni Allah. At dito sa mundo, sabi ng sugo ni Allah, wala siyang makukuhang karagdagang biyaya maliban kung ano ang tinadhana ni Allah para sa kanya. Pero kapag ang kabilang buhay ang ating layunin, karugtong ng hadith, sabi ng sugo ni Allah, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَتَهُ. At sino-sino sa mga tao na ang kabilang buhay ang kanilang layunin, جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ, tutulungan siya ni Allah sa paggawa ng kabutihan. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ, at gagawan pa ni Allah sa loob ng kanyang puso ang kayamanan. Yani, marunong siyang makontento kung ano ang meron siya. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةُ, at dumating pa sa kanya ang mundo nang hindi niya namamalayan. Ang taong kabilang buhay ang kanyang layunin, tutulungan siya ni Allah na gumawa ng kabutihan. At ang kanyang puso, lalagyan pa ni Allah ng kana'ah, marunong siyang makontento kung ano ang meron siya. At dadagdagan pa ni Allah ang kanyang biyaya dito sa mundo. Ganon ang kaibahan ng isang tao na mundo lamang ang kanyang layunin, na walang pagsamba kay Allah, at ng isang tao na kabilang buhay ang kanyang layunin sa paggawa ng kabutihan at sa pag-iwas ng kasamaan. Ang mundo walang halaga kay Allah. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah.
kung itong mundo ay matimbang lamang kay Allah tulad ng pakpak ng lamok, masaka kafiran minha syurbatuma, hindi sana papainumin ni Allah ang isang taong hindi naniniwala sa kanya kahit isang patak ng tubig. Pero dahil walang halaga ang mundo kay Allah, mapamukmin man o kafir, naniniwala man ang tao o hindi, si Allah nagbibigay pa rin sa atin ng pagkain, nagbibigay pa rin sa atin ng tubig, nagbibigay pa rin sa atin ng hangin, nagbibigay pa rin sa atin ng iba't ibang uri ng biyaya mula kay Allah. Itong mundo ay kulungan at paraiso. Sabi ng sugo ni Allah, at dunya sijnul mu'min, itong mundo ay kulungan ng isang taong naniniwala kay Allah, wa jannatul kafir, at ito ay paraiso ng taong hindi naniniwala kay Allah. Dahil maraming pinag-uutos si Allah na ginagawang kabutihan, dahil maraming pinagbabawal si Allah na ginagawang kasamaan, ang mundo magmistulang parang kulungan sa isang tao na naniniwala kay Allah. Ang mundo parang paraiso sa isang tao na hindi naniniwala kay Allah dahil walang limitasyon sa kanya. Siya ay gagawa ng isang bagay, pinagbabawal man ni Allah o hindi. Kaya magmistulang ang mundo parang paraiso sa isang tao na walang paniniwala kay Allah. Ang mundo, isa sa mga kinakatakutan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Fawallahi mal faqra akhsha alaykum." Pinapangako ko kay Allah, hindi ang kahirapan ang kinakatakutan ko para sa inyo. Hindi natatakot ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng mga Muslim ay maghirap. Walakin akhsha alaykum, pero ang kinakatakutan ko sa inyo, sabi ng mahal na propeta, antubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum, na mabuksan na ang mga biyaya dito sa mundo tulad ng pagbukas ng mga biyaya sa mga taong nauna sa inyo. Yani, lahat kayo ay magiging mayaman. Ito ang kinakatakutan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatanafasuha, kayo ay magkompetensya na dito sa mundo, kama tanafasuha, tulad ng ginagawa ng mga taong nauna sa inyo. Watulhikum, at maging dahilan ang kayamanan na yan, makalimot kayo kay Allah, kama alhakum, tulad ng nangyari sa mga taong nauna sa inyo na ang kayamanan naging dahilan ng pagkalimot kay Allah. Ito ang kinakatakutan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na magbukas na ang lahat ng biyaya dito sa mundo, ng lahat ng mga Muslim ay magiging mayaman, na itong kayamanan na ito maging dahilan, magkumpetensya na ang mga tao, na itong kayamanan na ito maging dahilan, makalimot tayo kay Allah. Ang buhay sa mundo ay panandalian lamang. Sabi ni Allah, وَقَالَ كَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ, at sinabi ni Allah sa kabilang buhay, ilang taon ba kayo nabubuhay doon sa mundo? قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ, ang sasabihin nila sa kabilang buhay, kami ay nabubuhay sa mundo ng isang araw lamang o iilan araw. Qala labistum illa qalila, kayo ay nabuhay sa mundo, sabi ni Allah, maliban ay kakonting buhay lamang. Law annakum kuntum ta'lamun, kung alam lang ninyo, sabi ni Allah. Ang pamumuhay dito sa mundo ay napakaiksi, kaya dapat natin gamitin upang sambahin si Allah. Ang payo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kun fid dunya ka annaka gharib, gawin mo ang iyong sarili para kang magmistulang stranger, estranghero, na hindi ka taga rito sa mundo. Aw abirus sabil, o kaya gawin mo ang iyong sarili para kang magmistulang maglalakbay. Nabukas makalawa, gustuhin man natin o hindi, iiwan at iiwan pa rin natin itong mundo. Hanggang dito na lang, naway nakakuha tayo ng kaalaman, kahit konting kaalaman. Kung meron tayong katanungan o hindi naunawaan, itanong natin sa ating mga ulama, itanong natin sa ating mga asatid, itanong natin sa ating mga mashayikh, upang mas lalo nating maunawaan ang tungkol sa Islam. Nas'alullaha ta'ala an yufiqana jami'a. Hilingin natin kay Allah naway gabayan tayong lahat. Allahu ta'ala a'la wa a'lam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salamu alaykum.